So guys, ito ay video Batman, no? Generation 2. Ngayong kanyang minor ay mababa, no? So hanapin natin yung mga problema niya, bakit siya mababa, no? So ngayon, ang gagawin ko muna ay lilinisin ko muna yung BBTI filter, no? Nandito siya, guys. BBTI filter. Yung BBTI filter na yan, naituro ko na yan dati sa isang vlog. At dito siya. Dito. Dito ko yan. 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 BBTI filter strainer. No? So, nandyan yan, no? Gagawin natin una, huwagan lang muna natin yung alternator. Ah, alternator. Tama. Para may, ano natin siya. Basta, iangat lang natin itong mga ito para ma-access natin yung BBTI strainer doon. So anyway, na ito yung BBTI niya. Ayan. Yung kanyang pinaka ano, solenoid, BBTI solenoid. Ayan. Ito yan. Tapos yun, bunutin natin yan, titignan natin kung meron siya. Filter, lilinisin na rin natin. So yun muna guys, ngayon. Ngayon guys, tanggalin natin yung ano, yung negative na terminal ng battery. Kasi gagalaw tayo sa makina. Tatanggalin natin. Pag nagtanggal tayo ng battery, expect nyo na ano, na bababa yung ano, bababa yung minor din yan. Kasi magre-relearn yan pagka tayo ay ano, mag-i-start na. So number 12 lang yan. Yung iba, kasi ito ay alam nyo na guys. Taxi. Ex-taxi. Taxi siya, taxi. Batman, Dios. Ayan, natanggal nyo na. So, wala nang power yung ating ano, ECU. O, computer box. Tapos, dito naman sa, ano, sa ating ano ba? At number 12 yata. So yan, para ma ano natin. Isang gamitan ng number 12 sa akin. O ano, open end wrench. Number 12. Pwede nyo rin tanggalin itong mga connection na yan kung gusto nyo. Para mahiga nyo itong ano. Tapos tatanggalin nyo muna yung belt para mahiga nyo yung alternator. Tapos tatanggalin nyo rin dito yung bracket para hindi siya gabal. Siyempre tatandaan nyo yung mga tornilyo na pinagtatanggal. Uy, nahulog. Nahulog siya guys. Yeah. Andito. Ingat lang din kasi nahuhulog natin. Ayan. Tapos, may higaan nyo na yan. Ayan. Ayan. So, ayun. Ayun guys, no? Ayan. Ayan siya. Medyo ma... ano. Ayan siya. Ayan yung pinakatakip niya. Ayan. Ayan mo kaya. Ang pagtanggal niyan guys, yan ay number 8 na 8mm na ano, 8mm na Allen key. So, 8mm siya. So, 8mm 'yan. Papasok niyo lang diyan. Medyo masikip lang pero kaya naman. Pwede rin yung i-slide na talaga tong ano. Ayan. Ayan. So, ganun. Ayan. May pasok nyo na yung ano. Ayan. So, nilagay na natin. Naitusok na natin yung ano. Kuha ka lang kayo ng pang ano nyo dyan. Kuha lang kayo ng pang pasok nyo para
ano, may tulak niya. Gas. Ayun ang maganda-ganda. Ano kasi matigas siya. So anyway guys, matigas talaga yan. Yun. Ayan, so umiikot na. So naikot na. Pwede nyo na ikutin yan. Ng kamay nyo. No? Pwede nyo na ikutin ng kamay nyo yan. Ito. Ayan. Ayan. Ikot na siya. Tiyagaan lang guys. Ayan. Ayan. So maluwag na. Ikutin natin. Hindi nyo makikita guys na tinatanggal. Ayan. Importante to guys kasi ito yung naglo-lubricate dito sa head. Ayan. So meron siyang ano, copper washer. Ayan. Tapos syempre yung technique ng pagtatanggal nun, yung pinaka-filter nyan, tuturo ko. Okay. So guys, bubunutin natin yung ano, no? Yung kanyang filter sa loob, yung strainer niya. Usually dapat yung filter dito, sumasabit yan dito sa butas niya, no? Pagka binunot nyo to, kasama na siya dapat. Eh medyo luma na siya, syempre nawala na yung ano niya. Hindi na siya kapit diyan. Hindi na siya kapit dito sa butas. So gagamitan natin siya nito. Itong tubo na ito. So nasa 5mm yata ang butas, no? Flexible, no? 5mm, o di kaya kung may chani kayo, pwede nyo gamitan ng chani para mahugot nyo yun, no? Clipper ba? Tawag doon. Ay, hindi. Chani, basta chani. Yan. Tapos ito na, pag wala, ito lang. Basta yung kakasya dito yung pares ng butas dito sa takip, no? So, subukan natin guys, no? Ipapasok nyo lang, ikot-ikutin nyo para pumasok. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan mo kaya. Ayan. Dito mo, kung ano mo dito. Ayan, ayan guys. Mga aking ano. So, ayan guys. So, nabubunot na natin, no? Oh, ayan guys, ito. Ayan. Ayan. Ayan ang BBTI strainer. So, nakita nyo guys, so, napakadumi. So, ayan. Napakadumi niya. Pakita natin mabuti. Ayan. Napakadumi niya, guys, oh. Punong-puno na siya ng ayan. Build up na siya ng ano. So, ang tendency ng ano niyan, maingay yung bandang side niya ng ano, ng gear, no? Ayan. Chain pala. Kasi chain drive yan, eh. So, ayan. No? Napakadumi niya, guys, oh. Ayan. Napakadumi. Punong-puno na. So, ang isang ano diyan, ang isang indication na barado yung ano, barado yung filter ng BBTI, yung cap. Ayan. Kikita nyo, sunog. Ayan. So, umiinit. Nakakaroon siya ng konting overheating. Ayan. Sunog yung cap niyan. Pag tinignan nyo sa loob, ayan, tutong na siya, tutong. Ayan, tutong. Sabihin, barado yung BBTI. Tsaka ang tunog ng makina medyo malagitik. Bandang part dito sa ano, sa chain, no? May chain tensioner. Pero pagka ito ay nalinis na, ayan, magbabalik na sa normal yan. Kasi nga guys, walang pumapasok na oil dito sa BBTI solenoid valve. Wala siyang, pagka nagbukas siya, walang papasok na oil. Hindi yan makakangat dito. Papunta sa head, papunta dito sa gilid. Yan. Hindi na siya makakaangat diyan, guys. Dito sa gilid niyan, hindi makakaangat yung ano, langis. Papunta dito. Hindi siya makadistribute na maayos gawa nitong BBTI solenoid filter na ito, no? So linisin natin 'yan, guys, no. Gagamitan natin ng carb cleaner. Tignan niyo. Kita niyo, baradong-barado. So halos walang butas.
Mesh filter yan guys, manipis lang. Yan. Isa sa pinaka-importante rin yan guys na tinitingnan. Yung filter na yan. Napakaliit lang yan, pero importante guys. Okay. Linisin natin. Gamitan natin ng carb cleaner. Okay. Thank you. So guys, ito yung BBTI strainer, no? Filter strainer. Yan. Makikita nyo talaga wala ng butas sa loob. Dahil pagka ginanon nyo, halos wala nang makikita sa liwanag. Ayan, kita nyo guys. Wala nang liwanag. Ibig sabihin, wala nang pumapasok na langis dyan. No, hindi na makapass through ang langis. So, ayan. So, lilinisin natin guys, no? Ayan siya. Ang napili kong panlinis ay... Saan ako ya? Ito. Ayan. Ayan. Throttle body carb and choke cleaner, no? So pwede rin yan guys, no? Kasi mabilis makapantunaw to, no? So gagawin natin dyan, bababad lang natin muna siya dito sa yan. Lagay natin yung dito sa takip ito, tapos bababad natin siya dyan. So linisan natin guys, no? Gamit ang throttle body and choke cleaner. Yan. Yung ating tremor natin babad muna natin siya dito. Yan, sa loob. Sprayan natin siya. Yan. Tumatalsik-talsik. Yan, lagyan natin ng Yan. Tunawin natin guys yung kanyang ayan, nakikita ko na natutunaw na. So matapang kasi itong carb cleaner na yan, ayan, lagyan natin dyan, medyo basa yung yung nakikita nyo, ayan, itim, ayan, tunaw na siya. Pag gagamit kayo nito, maglagay din kayo ng eye protection, no? So yan, babad lang muna natin guys. Kita niyo siya, natutunaw na yung madilim. Ayan, natunaw na yung ibang ayan. So babad lang natin, ilang minuto lang tapos yan, kita niyo kumuputi na siya guys. Ayan, tanggal na yung ibang niya, wala ka dikit. So babalik tayo mamaya pagka kaputi na, so babad lang muna natin. Okay. So guys, ito na yung pagkakalinis ng ating BBTI strainer, no? So habang inisprayan nyo siya ng cleaner, pwede rin siyang brushin para matanggal yung mga nakadikit, kasi may mga nakadikit pa dyan sa mga butas-butas na ganyan, mga maliliit na part. Ayan. So pwede nyo siyang brushin habang nisprayan nyo. So ito na guys, yan na siya. Makikita, sumaan yun na yun, pag tumingin kayo doon, ayun, kita nyo. Tumingin kayo sa so na siya, transparent na siya. Ayan. Transparent na siya guys. So yan, makakapasok na yung langis niya dyan. So okay na. So yun, isang tip lang yun guys, no? Babalik na natin. Yan.
Ayan ang ating BBTI strainer. Okay. So ngayon guys, balik na natin, no. Ayan. Sakit niya. So dito talaga yan guys. Ito. Pagka nilagay nyo yan dyan, dyan talaga siya. May stock siya dyan. So since ito'y luma na, nagsirink na siya. Ano na, uy, naputol. Na ano na siya, lumambot na, no? So ayan, ganyan siya dyan. Andyan siya dapat, no? Pagka bukas nyo to, pagka bukas nyo yan, mahihila nyo na ito. So balik na natin guys dun sa butas, no? Pwede na yung unahin tong ano, ganun, no? Niya po nga andun na yan. Andun na sa loob. Tapos ipitan nyo na yung tornilyo. Yan. Pwede nyo rin isprayan ng ano dyan, ng carb cleaner dyan. Para malinis yung spark na yan. O, oh, degreaser. Pwede yan, mga sir. Ipita na natin. O. Tapos number 8. Maganda na ng ano niyan. Maganda ng daloy ng ating ano, langis. No. Tara na natin 'yan. Abot. Ipitan lang natin yun. Ito eh, hindi naman dapat talagang napakahigpit. Yung tipong sakto lang. Sakto lang ang higpit. Yan, para sa susunod, matatanggal niyo uli. Uy, sorry. So ayun na guys, nandun na. So babalik na natin itong ano, itong alternator. Ayan. Oh, babalik na natin alternator. Ayan na natin yung ano niya, yung belt. Ayan. Ingat lang kasi natatanggal yung ano, sa ilalim, sa tuli. Tanggal na. Ano may bag natin. Teka, dudukutin ko lang. So yan, balik natin sa huli. Ganun natin, yan. Tapos, yan. Ganun na siya. Balik natin bracket. Yung bracket niya. Yan, ganyan. Yan. Tornilyo. Tornilyo ng bracket. Tapos sa tension. Tensioner. Ayan. Tapos detension na lang natin to. Itong ano. Yung number 14 mamaya. Pero mamaya na yun pagka naikpitan nyo na itong lima. So yan, ikpitan nyo muna yung bracket. Yan, tamang higpit lang. Tapos ito, kuha kayo ng pang metal nyo, pang tension dito. Kahit yung bakal. Ito, pwede na to. Tension, yan. Yan. Tamang tension lang. Iikot yung inyong compressor. Huwag masyadong maikpit, huwag masyadong maluwag.
Ayan. No? Tignan natin ano. So kung mapapansin nyo guys, parang ang pangit ng makina, no? Ang pangit ng engine bay. Kasi ito ay taxi. No? Ex-taxi, kumbaga. Ayan. So ito yung kino-condition natin. Ayan, ex-taxi na yan. Ayan. Okay naman siya guys. At siya ex-taxi, okay na rin. Na meron tayo pang service pang pamilya. So okay yung tension niya. Okay. Okay level naman guys. So ayan, testingin natin, paandarin natin pagka ano, no, para makita nyo yung resulta. Okay. Ganun lang guys. At syempre guys, ibabalik nyo yung ano, yung negative terminal ng battery, no? So ibabalik nyo na lang yan, tapos start nyo na yung engine nyo kung may pagbabago, kung nawala yung konting lagitik nya, tsaka yung kung mayroon man check engine dyan, no? So balik nyo na lang yung ano, yung itong baterya. Kasi ngayon guys, ang gagawin ko rin ay lilinisin ko na rin yung throttle body ng ating ano. So ibang episode na naman to guys, no? So paglilinis ng throttle body. So, thank you. So, yun mga sir, ang ating vlog or tutorial demo kung paano maglinis ng BBTI strainer ng ating makina, no? So, napaka-importante rin pala ya guys, no? Ang paglilinis ng strainer na yan. No? So, sa mga hindi pa nakakaalam yun, at least nakita nyo na kung paano at kung saan pala ang location niya, no? Napaka-importante po yan. So, ngayon, paandarin naman natin yung ating makina para malaman natin kung okay yung tunog niya, may pagbabago ba o lalong lumala siya o ganun. So, at siya nga pala guys, so, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga bago dyan. I-subscribe nyo po yung aking channel, no? At i-click nyo na rin po yung notification bell para na rin sa mga susunod na video ni Tams Demo, no? So maraming salamat po, at ngayon paanda rin po natin makina. Rotate ko lang yung camera at para makita natin yung ano niya, yung gauge at RPM, no? So salamat guys. So yun, no? Susuyan natin yung makina. Yan. Tingnan natin guys. Yan. So dapat guys, pan ano, starting nyo makikita nyo yung check engine. Yan, yan check engine, no? So yan din nagiging cost guys, no, kapag marumi na yung inyong filter strainer, nagkakaroon na rin problema sa BBTI sensor, no. So yan, hindi na mawawala yan minsan, no. So kailangan nyo pa scan para malaman nyo kung ano yung problema ng inyong sasakyan, kung sa BBTI sensor ba, sa MAP sensor, sa BSB, yan, sa idle up, sa oxygen sensor, yan, marami pong sensor yan. Marami pong kinalaman dyan sa, ano, sa engine check na yan. So, start na natin guys, para makita natin, no. So, ayan. Mukhang okay naman yung ating, ano, RPM. Ayan. Yung hindi lang okay, naubos na yung ating gas. So, ayan. Medyo tumaas siya. Malamig pa yung makina. Tapos babalik po yan sa normal pagka ano na, nakuha na niya yung ano. Ayan, kagaya niya, bumababa na. Ayan. So dahan-dahan siya pababa. Ayan. So guys, salamat, no? Nakagawa na naman tayo ulit ng isang vlog for today, no? Nakagawa na naman sa isang video. So salamat po sa inyo lahat, at God bless po, mabuhay po tayong lahat, no? Salamat at stay safe sa ating mga bahay. Tams Demo.